Hindi ka na magduman. Alright, magandang araw muli sa ating mga taga-subaybay. Meron tayong panibagong project. Yan, yung pinaka-accelerator ng Hino. Windband na 10-wheeler. Ngayon napansin ko meron lang nakadikit na mga gasket. Meron lang gasket all. Siguro sinungkit na nila ito. Buksan na, bungkal yan, kaya lalagyan natin yan ng tie wrap. Lalagyan natin yan ng tie wrap. Ayan, bungkal nga. Ngayon, ayun, yung guma, tumikal siya. Ito'y binuksan na, mga kaibigan. At ang issue nito guys ay, ang sabi ng may-ari ay, nag-i-exhaust, nagsasariling exhaust. Nung nagawa na yung exhaust, ang nagka-problema naman, nag-low power. Ayun, bumaba na yung power. Tapos, hindi na nga umandar na rin. Hindi na rin umandar. Kaya, nagtawag sa atin si boss na tingnan yung unit. Napansin ko, sinungkit nga yan. At chinik siguro. Kasi yung exhaust, dumadaan din yung iba dyan, dumadaan din dyan. Pero karamihan, nandun sa isang switch, dun sa parang stoplight switch katabi niyan, nandun yung sa exhaust niyan, sa auto exhaust. Kasunod ng hila mo, meron pang telma brake. Ayan, mapansin nyo, binabalik ko na yan. Ang RPM niyan ay nagkikin silang mababa, tapos palyado siya. Binalik ko yung tamang setup, itinuno ko, at hindi naka-timing. Itinaiming ko uli, mayroon siyang marking. Binalik ko lang sa marking. At itinuno ko. Ayan, at binabalik ko nga yung pedal. At yan, napansin ko yan. Bumabangga pala yan dyan sa may blower. Ng accelerator. Bumabangga, kaya na-disalign. Ayan, naka-ano. Ito pala yung na-remap na, mga kaibigan, na-remap na yan. Tanggal din yan. Mapapansin nyo, tanggal na. Naka-disconnect na yung sa sensor sa tambutso. Napa-under binabaga, ay kung naglo-low power. Tinanggal na nga yun, no? Yung ginudungaw ko sa ilalim. Yung sa tambutso. Tinanggal na yung catalytic. Dinurog na nila. Kaya naka-open na yan. At tinignan ko nga ay naka-disconnect na yung wire. Pagdudoon. Kaya garungan yung pagkir sa garungan. Mapalit. Kung buk. Pirsa man siya pag-abot sa unsi. Pag dinukdok mo ba? Napansin ko na medyo palyado. Naisaksak mo na si wire? Doy, ikabit mo na si battery. Di pa. At yan na nga, at ni-reset natin yan para mawala yung check engine. Na-timing na rin natin yung accelerator. At ayan, in-reset natin yan. Meron na discarte dyan para ma-reset yung check engine. At wala naman tayong pang-scan dyan. Okay naman, okay naman at effective naman yung nangyari. Ina, kabit mo na! Ayan na nga, at sinusira natin yan dyan. Yan daw ay sira ang computer box. Ngayon, dinala yung computer box, hiningaan si boss ng 10,000 at sira nga daw yung computer box, kaya hindi na andar. Ang ginawa ko naman ay humiram ako ng computer box sa ibang unit at yun, umaandar nga naman. Tapos, yung dating issue ay ganun din. Ganun din yung nangyari. Ngayon yung problema pala yung sa wiring ay may grounded siya sa may dashboard. Nakuha namin yung grounded niya sa may dashboard. At nung ibinalik yung yung computer, ganun nga din yung nangyari. At ganun pa rin, low power pa rin. Ayun, at binayak natin yung wire. Nakita natin na mayroong sumasayo dun sa chassis, dun sa ilalim. Ayan, tingnan natin yan. Ayan,
Ayan na nga guys, at umaandar na yan. Mapansin nyo, kinsiling yung RPM niyan. Yan yung dating papalit talaga box. Kita kayo ni boss. Ganyan din papalit yung issue kita. Ayan, lumalabas pati chikling. Nasa tono. Hindi pa natin natutrouble yan. Yung time na yan. Ayun nga, at tinanggal namin yan uli. Yung pala, yung accelerator na yan, dislocate, disalign, bangga yan, o blower yan, o yung kantong yan, o kinabas ko yung kantong yan. Tapos yung ilalim ng pedal na yan ay bangga na rin. Yung naglagay pala ng map, naglagay din ng map yung driver, sinating ko yun. Kaya lalong dumiin yung accelerator, lumubog na yung pedal, kaya lumakas yung RPM. Kasi makapal na yung ano eh, yung goma niya. Kaya tumutubod na siya doon. Ngayon, yung mahina na yung RPM din. Tapos yung isalay niya, discrete ko na yung accelerator, inalay ko. Bago siya, tapos yun, nawala yung engine. O. Ay, lumalabas pa, oh. Lumalabas pa siya. Medyo nahirap-hirapan tayo dyan bago natin ma-trouble. Yung hinirap kong computer box na galing dun sa kabilang unit, ganyan din, wala din pagbabago. Kaya, talagang hinanap kung nasa wiring talaga yung problema. Kaya, uskis din yung pagbayad nyo sa talagang ayos ng computer na 10K, hiningan siya ng 10K, ganun din. Kasi yung ginamit ko dyan na computer ay good condition talaga ng pagbiyahe. Okay talaga yung unit. Pagsalang ko, ganun din, mababa rin yung RPM. Kaya walang problema talaga sa computer. Kaya lumalabas-labas yun. Hindi yan naka-align. Dislocate yan, tapos bumabangga pa yan dun sa ano, dun sa sahig. May tinabas pa ako dyan. Ayun o, oh, umiilaw-ilaw pa siya o. Oh. Yung umiilaw-ilaw na yan, check engine yan. Oh, mababa yung RPM yan. Hindi siya sumasagay. At ayan na nga guys, at tinutunan na natin yan. Ina-align ko na yung accelerator. Ina-align na natin yung accelerator niyan. Yan yung dinidiin ko yan, yung parang stop light dyan. Nanggagaling din dyan minsan yung sa exhaust, sa auto accelerator niyan. Para mag-automatic yung exhaust. Meron din siyang tono dyan. Pangit din siyang sobrang lubog, pangit din siyang sobrang angat. Kasi nag-aano rin siya. Naglo-low power din. Nakatuno din yan. Dapat hindi masyadong lubog, hindi masyadong luwag. Itatiming mo din siya. Yan, yan tinutuno ko na yun. Yan. Para maibalik yung dating power. May advanced delay din yan. Pera dyan sa isang sensor. Bali, dalawang sensor yan. Baka kasi check engine pa. Ayan na. Na-timing ko na. At yan na nga ay lumakas na yung power. Nag-bindidos na. Maganda na yung kanyang hatak niyan. Ngayon pag nagbalik, lalagyan kong reset mode nga. Pansin nyo yan, lumakas na siya. Hindi mo man inipipindo to. Pag nag-low power, duduunan. Ayan, at i-accelerate ko na yan dyan. Mataas na yung hindi, haloy doon, garo kadit kati lang RPM yan. Ayan, yan, mapansin nyo yan. Matatag pati din na nabalik. Nare-revolution ko niya na pa-RPM. Garo na-reboot na ay na-reset. Pasasagad din natin yan dyan sa may ilaw. Dahil dyan sa may ilaw niya. Ayan nga. Balik sa dati. Umakat na siya. Tapos ano, may yung palyaw, limo. Dito-dito. Natalog na pati itang bulso. Yan o. Nagala itong ko yan. Turbo. Palagi ko din inimabalik kasi na-reboot na eh. Pero lagan ko pa din kung gusto mo. Ikaw. Kung limbawa, pipindutin mo lang siya sa
Linyan mo ito yung ano, yung push button dyan. Kalilinyan tayo yung reboot, reset. Ano ito, ikakarabit din ito? Day na! Naka-reset na yan. Manaw. Oo. Kaya siguro, yun na o, na-reset na o. Paayon lang ka, ano, power na pati, 22 na pati. Iaabang ka lang yan. Bako yan! Push button sa, ano, busina o tuluman. Sa may kahon. Linyan mo yan, mga tig-media lang ang laba. Oo, yan, hindi mo pagpapaabad dyan. Pero may reducer man yan, para hindi masulo. Yun yun yung makontrolo, ilaw na yun. Ayan, maraming salamat sa panonood at nadali natin itong hino. Huwag kalilimutan na i-follow ang ating page sa Facebook page at huwag natin kalimutan i-subscribe ang ating YouTube sa channel Torres the Electrician. At muli, mabuhay po tayong lahat at mag-ingat po tayo sa ating pang-araw-araw. Maraming salamat. Peace out.